Hi guys, welcome to the Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. Queen of Cups. More clarification with the Queen of Cups. Seven of Pentacles. You're still maasa. Or para bang nagiging soft ka pagdating sa person na yan. Kasi tingin mo, there's still potential, no? Na magkatuluyan kayo dalawa. You're still loving, understanding, and soft. You know, nafe-feel ko yun eh, na hindi ka bitter. Kasi you see the potential na may potential sa inyong dalawa. Kahit ano pa yung situation nyo ngayon, no? There's potential. Na baka darating yung panahon na magkakaroon ulit ng new beginning sa inyong dalawa and then magkuna yung mga ganun. So your energy or your main energy the Chariot. Ano ba to? In reverse ba yan? Yes, it's in reverse. Active, driven, determinado, and buo yung loob mo, pasugod. You're taking an action towards your goal. Kung ano man yung ipupursue mo, kung ano yung gusto mo makamit, kung ano yung gusto mo puntahan o makuha, pwede ganyan. You're not stuck. You're not confused. Buo yung loob mo eh. Pati yung isipan mo, buo. Parang walang naguhulbak sa'yo. Walang nagpapatinga sa'yo. Walang puipigil sa'yo. Kung meron man, wala silang magawa. They cannot control you. Energy ng person mo na you see the potential sa connection niya. Loyalty. So, hindi siya loyal na klase ng person. Kasi loyalty yan na nandito sa deck nito, sa card nito. Or hindi siya nagko-commit sa relationship. Pwede din ganun. Pwedeng nung kayo pa, hindi siya nagkukumit sa'yo. Ganon. Or not willing to commit. Dahil maring immature pa yung person mo. No, may possibility na nag-i-enjoy pa siya sa buhay. Mga ganon ba? Wala pa sa isip niya yung magseryoso. Pwede din ganon. Ano pang energy ng person mo dealing with you? Hindi naman siya guarded or defensive, no? Kasi seven of wands, no? Hindi naman siya naglalagay ng defense pagdating sa iyo. Hindi naman siya defensive. Endurance, so hindi siya yung talagang eager na yung maglagay ng defense ng yung maglagay siya ng depensa or yung nagiging defensive na may fear sa iyo. Hindi ganoon, no. Hindi siya defensive. And with the Hermit in reverse, kung kakausapin mo to o kung kontakin mo yan,
kakausapin ka niyan. Magre-replyan kung i-message mo yan. Wala na yung balak na magtago-tago pa. O yung i-ghosting ka. O yung mag-hide sa'yo. Yung ina-isolate niya yung sarili niya from you. O hindi na siya ganun eh. Kung dati ay naglalagay siya ng depensa or naging defensive siya na ginusting ka niya na ayaw ko niyang kausapin, hindi na. Hindi na siya ganun. Ano to? Gusto ka nang makita o makausap ng person na yan? Oo. Yes. Gusto ka na niya makita at makausap kasi ito yung na-feel niya na ngayon. Oh. Na parang siya nang na-abandon mo. Na ano ba ang akala niya dati maghapol ko sa kanya? Hi! The High Priestess, oo, yun ang akala niya. Yun ang feeling niya. Feeling niya yan, emotion, ano to eh, High Priestess o intuition, feeling, moron, pakiramdam, no? Feeling niya, pakiramdam niya, maghabol ko sa kanya. Pero, anong nangyari? Parang na-left out in the cold, tuloy siya. Yung akala niya na kung ayaw ko niya kausapin, na ihabulin mo siya ng habulin, maghabol ka, pero hindi. At kung ayaw ko niya kausapin, maaaring hindi mo na din siya kinausap. Ano ka ba naman? Matigas ang muka kung kausapin mo pa na ayaw ko nga kausapin? Ganun ba? No? So, maaaring ayaw mo na din ipilit yung sarili mo. Ayaw mo nang ipagsiksikan yung sarili mo sa taong ayaw sa'yo. Kung kaya hindi mo na siya kinukontak, hindi mo na siya kinakausap. Kasi ayaw mo ng conflict pati. Ayaw mo ng conflict. Ayaw mo ng away na yung magkaroon na ng misunderstanding sa inyo o awayin ka lang niya, ganon. O ipagtulakan ka lang niya. Mga ganun ba? Kasi merong conflict eh, na card eh. So, siya ngayon ang parang na-feel niya yung parang in-abandon mo siya. Na parang yung na-abandon na. Alam niyo yung na-abandon na. Yung parang katulad ng abandonadong bahay. O, di ba? Iniwan na. At pinabayaan na. So, ganun ang naramdaman niya. Na in-abandon na mo na doon siya. So, ganun. Na hindi na binalik-balikan, na hindi na siya binalikan, inabandona na nga eh. Ganun yung naramdaman niya. Iba na, inabandona mo na siya. Ganun. Inabandoned. See? Wait lang. Pero with the Queen of Cups, sa energy mo kanina, understanding ka, loving, affectionate, manawain ba, no? With understanding, iniintindi mo instead na i-criticize mo, instead na yung magalit ka din, yung pag-initan mo din, mga ganun. Mas pinapairal mo yung love and understanding. Yeah. Maybe sa situation nyo, pwede din ganun. What you should know about your person na yan,
anong dapat po malaman sa kanya. Ah, interesado siyang mapangasawa ka. Nang-spy siya sa'yo palagi. Interesado siyang makatuluyan ka o yung magkaroon ng completion sa inyong dalawa. O kaya, palagi siyang nang-spy sa'yo? Oo daw eh. Pero may option siya. May option din siya. May option siya. Ano yan? Person? Ikaw at ibang person ang option niya? Ganon? See? Hindi. Option. Parang choice. No? Choice. Kung i-pursue ka ba niya, kung kausapin ka niya, o i-message ka niya, o puntahan ka niya, or hindi. Parang ganon. Yung, kung gagawa ba siya ng action towards you, ganon, or hindi. Yeah. Parang mabigat kasi sa kanya eh. Parang tingin niya, pag nagkaroon siya ng asawa, may mga responsibilities na siya. Ganon yung naisip niya. Oo. Yeah. Ganon ang tingin niya. Kung may asawa na siya, may mga responsibilities na siya. Na kailangan capable talaga siya. Or kahit sa oras lang, no? Hindi na sarili niya lang ang iniintindihin niya. Or parents niya. Kundi ikaw na. At kung magkaanak pa kayo, of course, yung magiging anak ninyo. So, lalong maging busy siya. Sa'yo pa lang. Lalo kung attention seeker ka. Lalo kung gusto mo yung nilalambing-lambing ka na dikit kayo palagi. Yung gusto mo yung palagi siya sa tabi mo, ay talagang gahul sa oras niya. No? Lalo kung busy din siya sa work niya, may trabaho siya, ay talagang kailangan kanyang paglaanan ng panahon. Ha? May time talaga siya na yung maglambing-lambing sa'yo at yung makasama ka niya. Yung ganon. Paano kung may mga kaibigan pa siya na they spend time together, na nag-inuman sila or kung ano pa ba? Ano yung ginagawa nila? No? Bonding nila ng mga friends niya. Pero kadalasan guys, may pamilya na na tao, parang wala ng oras or panahon din sa pamilya eh. Pero may work and may family na. Work and family na yung focus eh. Yeah. Maliban na kung yung isang tao ay may bisyo. Yun ang mahirap, parang wala sa focus sa family, no? Sa mga responsibilities. Yun muna yung bisyo, mga walang kwentong bagay. Yun yung pangit na mong pangasawa pag mga ganun. So maganda yung nakafocus sa family talaga. Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, and Taurus, Virgo, Capricorn. Paano siya nang-inspire sa'yo? Sa malayo. Sa malayo siya. Maring nakatanaw.
Pwede din sa internet, Facebook. Sa malayo, may distance. May special sa'yo pero may distance between the two of you. So, pwede sa internet. Or sa Facebook mo. Yan. Ano ang iniisip niya sa'yo ng person mo na yan? Nana-in-love siya sa'yo. Nana-in-love siya sa'yo. Para bang gagawin ang lahat ng isang tao para sa kanyang minamahal. Dahil na-in-love siya sa'yo. Para bang naintindihan niya na what is real love, what is true love. At sa'yo niya na-experience yung true love, yung love. Sa'yo niya na-experience yung love. Na gusto na niyang bumuo ng family, no? With you, with a ten of pentacles. Na masagana yung buhay. Maaaring hindi pa yung nagsiseryoso dati. Pero sa'yo niya na-feel yung kung ano yung totoong pagmamahal. What? So, kung ano yung real love na kaya palang hamakin ang lahat, kayang gawin ang lahat para sa taong minamahal. Ganun. Para sa taong mahal niya. Kayang umintindi, umunawa, yung maging understanding kahit na hindi pa yan mahaba yung pasensya niya. No, pagdating sa iba, pagdating sa iyo, haba yung pasensya niya. Pagdating sa iyo, maging understanding siya. Maging thoughtful siya sa iyo. Kasi mahal ka niya. Parang kagaya ng sa tuta. Compare na lang natin sa tuta. Pag merong tuta na may disability, alagaan mo kasi may disability, palagi mo nahawakan, yung iba hindi. Parang mas lalalim yung ano may connection mo or parang nandun yung awa, love mo kasi may disability yung tuta na yan eh. Uunawain mo, kahit yung iba papaluin mo pag pasaway at maingay. Yan, hindi mo papaluin kasi you love the tuta. Mahal mo kasi ayan naman. Sino mo naman? Special baby. Parang ganyan. Na unawain mo kasi may disability. Mga ganyan. Yan naman dahil mahal ka niya. Parang ganun. So, parang ganun, guys, no? And sinasampulan ko lang kayo, what is love, no? What is love? What is true love, no? Pag mahal mo, pag nagmamahal ka, maging maunawain ka. Understanding, not selfish, but selfless. Yung ganyan. So, ang taong nagmamahal sa person niya, sa person naman to, hindi sa tuta, ha? Kahit merong flaws pa yan, kumbaga lahat na sa person na yan na minamahal niya, ay mahal niya. At uunawain niya kung meron mang flaws. Eh, hindi sa pilitan niya, guys, eh. Hindi mo kailang pilitin sarili mo na unawain, eh. Parang nandun na yun, parang ano na, natural na yun na pahabaan mo yung pasensya mo at unawa mo. Because you love that person. Yung ganyan. Pero yung pagmamahal kasi hindi naman ma-develop yan agad-agad. No? It takes time. So, kahit sabihin mo pa kung wala na kayong dalawa niyan, kung naiisip ka niya at naalala ka pa rin niya,
doon na di-develop yung love niya for you. Parang na-realize niya yung halaga mo, no? Nung wala ka na sa buhay niya. O kaya madami nagkakabalika na mag-ex. Dahil nakikita nila yung halaga, no? Na-realize na yung mga halaga ng bawat isa. Ganyan, nung wala na sila, nung hindi na sila. So, ganyan. So, na madami guys, ha? Yung nagkakabalikan ng mag-exes, ha? Minsan yan ang nakakatuluyan, mga mag-ex, mga ganyan. Dahil nga, marirealize nila yung worth, halaga, importansya ng tao na nawala na sa kanila. Yung ganon. Kahit nung una, parang wala lang. Parang hindi naman attached emotionally. Pero habang patagal ng patagal, at lalo na kung meron distance, blockage, parang nandun yung desire ng lovers niya na magkabalikan. So, ganun. Or isa sa inyo, ganun. Mm-hmm. Ano naman ang pangarap niya pagdating sa inyong dalawa? Anong pangarap niya para sa inyo? Ayan. Ah, magkaroon ng potential na ma-secured na mapangasawa ka niya. Sigurado na magkatuluyan yung dalawa, na mapasa kanya ka, na magkaroon ng stability sa inyo as number 4, na magkaroon pa ng growth, yung ganyan, na pag-asa pa sa inyong dalawa, potential, na you will be together, na makuha kanya, na parang yung maging feeling secure siya and stable. Kasi as you see, kanina, merong 5 of Pentacles, di ba? Na feeling na abandoned siya at parang nandurusa siya with 5 of Pentacles dahil doon. Inabandona mo na siya, parang abandonadong bahay. Imagine nyo na lang yung parang inabandona na bahay na hindi na binalikan kasi inabandona na eh. Yung ganon. So, gusto niya ulit maramdaman yung stable siya when it comes sa connection niyo of ang mapangasawa ka niya, si King of the Ocean te, or clarification of the King of the Ocean here. Ang makapagsimula kayo muli ng relationship and mag-grow yan. At maging stable. At everything is in order. Na hindi na siya feeling powerless, feeling na abandoned, feeling nahirapan. Ganun. Oh well. Just take the positive energy or claim nyo na lang na yung positive energy. So, ayan. Maka-resonate man or hindi maka-resonate kasi madami din talaga energies guys sa mundo eh. Ito. General reading kasi. Sinasabi ko naman yung paulit-ulit, general reading po ito. General reading. So, ayan. So, yung ibang reading na hindi kayo maka-resonate, just take it as an inspiration. Kasi minsan talaga mayroon talaga kinukuha na energy.
sinabi ko na yan. Na, yeah, parang personal reading ba? Minsan, minsan lang naman, hindi naman palagi. Madalas sa kung sino lang ma, matiyambahan talaga, kung sino lang maka-relate sa reading ba. Ayan. Para bang nanood kayo ng sa iba din na vlogs, no? Na you can gain knowledge, information. Ganun naman yun eh, entire readings. No? Lalo na ta, ito ay general reading. So, ano ang wini-wish ng person mo? Ano ang wini-wish ng person mo? Let's see. Oh. More clarification with the page of wands here. Contemplation. Ang makapag-take na siya ng action. Oh, yeah. Ang makapag-take na siya ng action. Kasi parang conflicted or nagtatalo siguro. Or yung isip at puso niya. Parang ganun. Ang makapag-take na siya ng action. Hindi na nga siya defensive. Hindi na din siya yung katulad ng dati na ayaw ko niyang kausapin. Ayaw ko niyang replyan. Ayaw ko niyang i-message o kontakin or ayaw kanyang makausap, no, with the hermit dati. Pero ang problema naman sa kanya ay para bang nagdadalawang isip siya, hindi niya magagawa na makapag-take ng action sa iyo. Parang nagja-juggling, ano ba? Kontakin ko yung person ko, mag-take back ng action sa person ko, hindi. Mga ganun ba? Ano naman ang wish mo magka-grant? Ang batang guwapito! Knight of Pentacles. Ay, yung person mo na yung isa ata. Parang dalawang person to eh. Itong hindi nagko-commit, unloyal, hindi siya loyal, hindi siya willing mag-commit, yung ganyan. Or yung yung relationships niya ay hindi tumatagal, yung ganun. Ang gusto niya, mga pang short term lang na relationship, mga ganyan. Or hanggang short term lang talaga yung relationships na pero pasok niya, yung ganyan. Hindi makapag-commit-commit ba? Anong mangyayari dyan sa win? Ano yung wish mo na magagrant regarding dito sa person na yan? What's with the strength in reverse here? Oh. Ma-destroy? May mag-end? Ano yung mag-end sa kanya? Mawalan siya ng strength? Ano mag-end? Oh. Two of Cups. Ay, yung relationship niya with his or her partner. No? Maybe in a relationship siya ngayon with someone. Mag-i-end yun. Sira yung relationship niya with someone. Yun ang wish mong mag-grant. Bakit? Wala nang tiba yung kanilang relationship. Bakit? May magiging cold. May maglalagay ng boundary. Bakit? Hindi siya loyal eh sa person niya eh. Sa nakakarelasyon niya kasi eh. Oh, kakaroon ng hostis siya guys. Kakaroon ng hostis siya. May mawala sa kanya.
Mahal niya ba yung karelasyon niya? Minahal niya na? Oo, pero mukhang yung karelasyon niya malilikon. At mawalain sa kanya yung love niya. Yung taong mahal niya. Ito, iba to. For sure, iba to. Ito, isa na to. Huwag mo papasukin. Sir. Diyan na lang, Amy. Message na fair is for you. Spiritual teacher, your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. So see, isa ka sa merong life purpose na magturo ng about healing and spirituality. Madami naman ganyan, kahit sino siguro guys, no? So, with a new home, moving is a step in the right direction for you. Karoon ka ng bagong bahay. Ilipat ka sa bagong bahay. So, ito na lang guys for collector reading. Sa mga baguhan pwede sa aking channel, you can subscribe if you want. And then, you can click the bell button so that you can be notified pag meron akong video ni-upload. Again,